Hola, mga ka-fam! Ayan na, bago po ang lahat, huwag po natin kalimutan mag-subscribe at push na rin natin ang notification bell para po lagi kayong ma-notify sa aming mga videos. So, ngayon po, ang lulutuin natin mga ka-fam, magluluto tayo ng steam lapu-lapu. So, we need ito, yung lapu-lapu. Any part of lapu-lapu, okay lang. Ito yung available ko today. We also need yung ating vegetables like carrots, onion leeks, at onion. Tapos, we also need water. Yung ating brown sugar, nilagay ko na siya sa ating sauce. Ay, ang ating pan. Para sa sauce natin later. We also need cornstarch. Pero ito, pagka hindi masyado lumapot yung sauce natin mamaya. Also need olive oil, garlic powder. Ito option, ano lang din to pagka nagkulang din tayo sa ating lasa. Ang toyo mansi. Ito importante, ang ating liquid seasoning. Yung liquid seasoning, yung nabibili lang natin na, alam niyo yun, yung mga pangsawsawan na liquid seasoning. Ito po yun. At ang ating pepper. Now, ang first step natin, mga ka-fam, ay i-season natin yung ating lapu-lapu ng ating liquid seasoning. Ayan. Dito ko na siya nilagay kasi ilalagay natin to sa steamer. Kailangan mo ilalagay natin sa steamer yung heat-proof bowl. Pero kung wala kayong heat-proof bowl, pwede naman yung ilagay nyo siya sa foil. Pero dahil meron ako, ito yung ilalagay at kasha to sa steamer ko. So, itong bowl ang aking gagamitin. Kasi kailangan natin ngayon ng bowl or yung kung foil man kasi may liquid tayong ilalagay. And then, we will pour our na yung ating liquid seasoning. Yan, mga fam. Yan ha, hindi ko na ginamit para gamitin na rin natin ito mamaya sa ating sauce. Hindi ko na nilagay lahat. And also, pepper. Mga ka-fam. Tatayin nyo na lang yung dami ng gusto nyong pepper. And also, garlic powder. Now, we will top it with all the vegetables that we slice. Kita nyo yung mga sliced vegetables natin. Anything na cut na gusto nyo, pwede. Kahit ano, diskarte nyo na lang yun, mga ka-fam. Pwedeng pahaba, pabilog, kahit ano po, strips, yan, kahit ano. Anything will do, mga ka-fam. Ayan. Ngayon, pag-tap natin yan, maganda sana kung sesame oil. But because wala akong sesame oil, I will just use olive oil. So, drizzle natin yung ating olive oil sa ating fish with vegetables. So, ito na yon, ilalagay na natin siya sa ating steamer. So, mga ka-fam, ito yung aking steamer ngayon. Pwede tayong mag-steam kung wala kayong ganitong steamer. Pwede kayong maglagay nung isang kaldero, tapos lagyan nyo ng water, tapos alam nyo yung mga free na steamer doon sa mga rice cooker yon, pwede nyo doon kayo mag-steam. Pero dahil ito yung available ko ngayon, dito ako mag-i-steam. Ayan. Isiset ko ngayon yung aking steamer. Program ko siya. Ayan. Siset ko pa siya. Ayan mga ka-fam, isiset ko siya sa ating gagawin ko siyang at least 15 minutes kasi yung aking fish makapal. Ayan. Mga 10 to 15 minutes. Pero kung manipis naman, 8 to 10 minutes. Ayan. Makikita naman natin, obserbahan na lang natin mga ka-fam. So, ilalagay ko na siya ngayon yung ginawa nating fish dito sa ating steamer. Ay mga ka-fam, huwag kalimutan lagyan ng tubig ang ating steamer sa ilalim.
Ayan, tinakpan ko na. Babalikan na lang natin siya mamaya. Ayan mga ka-fam, sinala ko na yung ating pan sa ating apoy. Tapos, maglagay na tayo ng ating water. Ayan, tansyahin na lang natin kung gaano yung sauce na karami yung gusto natin. Ayan, unti na lang muna. Ilagay natin. Tapos, may brown sugar. Muscovado sugar yung ginamit ko para healthy. Tapos, we will also put our, yung natira nating liquid seasoning. With our olive oil. And mga ka-fam, we will let this boil lang. Mix muna natin. We cover it and then let this boil. And mga ka-fam, nagbo-boil na siya. Yan, tikman na natin to kung ano yung kulang sa ating lasa. Tapos, di ba, hindi naman siya malapot. Papalaputin natin to. Yan. Sarap na siya, pero kulang lang ng unting oyumansi. Lagyan na rin natin ng pepper para lalong masarap. Tapos, yung ating cornstarch, ayan, gawa tayo ng slurry. Lalagyan natin to ng water. Yan, mix natin. Nilagyan na natin siya ng water. Tapos, ayan, bubuhusan na natin siya dito sa ating sauce. Ayan, lalapot na to mga ka-fam. See, ayan no, lapot na. Mix na lang natin. E, paglagi tayo slurry, tandaan ko, always mix-mix na yan. Para hindi siya dumikit. Ayan, perfect na ang ating lasa. Ayan, mix na lang natin. Tapos, unting boil na lang to. Ayan o, nagbo-boil na siya o. Mix na lang onti pa para maluto pa siya ng gusto. Ayan. Ayun, so pwede na natin patayin. Yung ganitong thickness, okay na siya. Tapos later, ibubuhos na natin to sa ating fish. Pag naluto na ang ating fish. Ayan mga ka-fam. Ayan mga ka-fam. Tapos na yung ating 50 minutes. So, i-check natin na kung tama ba yung sinet nating time. At kung luto na ba yung fish. Ayan, no? Para sigurado tayo, tikman natin. Perfect na. Ngayon, kung gusto nyo na mainit lang siya, iiwan lang natin siya dito sa ating steamer. Keep warm lang natin. Ayan, pero ako okay na siya. Mamaya, iwa-warm ko lang, tatanggalin ko lang yung init na to para ma-transfer ko na siya sa serving plate. Tapos, isasalin ko na yung sauce. Ayan, mga ka-fam. I-mix na natin o i-pour na natin ang ginawa nating sauce. Ayan. Ayan ang ating steamed lapu-lapu. Thank you for watching. God bless.